nakalinaw na inilata ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang roadmap to governance ang to recovery sa loob ng 6 na taon na kanyang pamumuno na nakapokus sa economic recovery kung saan ang sektor ng agrikultura ang gagamiting major engine growth and employment. Naniniwala si newly elected House Speaker na ang prospects sa economic recovery ay magkakaroon ng linaw sa kanyang planong mag-impose ng tax administration reforms at obserbahan ang sound fiscal management. Sinabi ni Romualdez na sila ay sumasangguni sa planong bigyang prioridad ang paggastos ng gobyerno sa mga kagamitan na makakatulong sa pagtugon sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pagkakalugmok sanhi ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Romualdez, tumbok ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtukoy sa mga major cause ng low production sa agriculture at ang mataas na presyo ng mga agricultural goods. Sinabi naman ni Speaker Romualdez na tutulong ang House of Representatives para maibaba ang presyo ng mga farm inputs kabilang ang mga fertilizers, pesticides at mga buto na pampunla sa pananim. Binigyan din ni Speaker Romualdez na suportado din ng House of Representatives ang buong legislative agenda ng Pangulong Marcos kabilang ang mga key priority measures na kanyang hinilin sa Kongreso at kanila itong aaksyonan. Pagtiyak ng Speaker na agad silang sasabak sa trabaho sa lalong madaling panahon. Ito po ang sinabi na napakagaling ninyong Risa Ontiveros, Senador. Sikat na sikat po ang ICC ngayon sa mga hindi pa po nakakalam kung bakit pinag-uusapan yung ICC. Eh, yun po ang problema, no? Binalik na naman nila. Gusto na naman nilang papasukin yung ICC dito sa Pilipinas. Ha? Yung ICC, na ang pangalan niya ay International Criminal Court. Ibig sabihin ng international, ha? Makinig lang kayo, ha? Dalawa o mahigit pang bansa ang involved. Di po ba? International, eh. Kaya karamihan po ito, dapat to, ang inimbestigan nito, mga war crimes, yung mga pang-api ng mga ibang bansa sa iba pang bansa, etc. Or, kung may malawak na mga, yung mga kaso ng leader ng bansa, na yung malawak po yung, ano yung tawag doon, yung genocide. May mga genocide. Ganun po yung inimbestigan ng ICC. Dito po, kakaiba po sa lahat, no? Kakaiba po sa lahat. Basahin muna natin yung sinabi niya, no, ni Risa Ontiveros. Mandato pa rin ng ICC na imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao dulot ng drug war bago tayo mag-withdraw sa ICC. Huwag naman sanang matulad sa dati na mismong ang administrasyon ang humarang at nagpapabagal sa proseso. Maging malinaw rin sana ang posisyon ni President Marcos Jr. ukol dito. Alam mo, Senator Risa Ontiveros, senador ka po nino? Senador ka ba ng ibang bansa? Tanong ko lang. Gusto mo ba ibulong ko sa iyo? Lapit mo ulo. Alam po ninyo, mahal na Senador Risa Ontiveros, senador ka ng Pilipinas. Kanino ka dapat maglingkod sa mga Pilipino? Isang tanong at isang sagot. Bakit ba papasok dito yung ICC? Ano yung iimbestigahan nila? Ano yung balak nyong paimbestigahan sa ICC? Ano yung balak nyong litisin ng ICC? Krimen. May krimen, di ba? International Criminal Court. Eh. So may krimen. Ano po yung krimen? Senator Risa Ontiveros, senator ka ng Pilipinas. Ano yung krimen? War on drugs. Sino ang pinagbibintangan? Si Pangulong Duterte, si Bato, at yung mga kapulisan. Ano po ang nationality ni Pangulong Duterte, ni Senator Bato, at ng mga kapulisan na pinagbibintangan ng mga kriminal? Pilipino. Sino po ang biktima? Senator Ontiveros. Sino po yung mga sinasabi ninyong biktima? Taga-ibang bansa po ba? Pilipino rin. Saan po naganap ang krimen? Yung sinasabi niyong krimen, saan naganap? Sa Pilipinas. Yung pinagbibintang na kriminal, yung sinasabing biktima at pinangyarihan ng sinasabing krimen, panay Pilipinas. Ang tanong, Senator Ontiveros, hindi po ako senador. Dapat mas magaling ka sa akin kasi senador ka eh. Ang tanong, saan dapat litisin kung ang naganap ay krimen sa Pilipinas, ang sinasabing suspect sa krimen ay mga Pilipino, pati po yung sinasabing biktima ng krimen ay mga Pilipino rin. Sa tingin mo bilang senador ng Pilipinas, saan dapat nililitis pag ganito po ang kaso? Huwag na po muna natin tignan yung mga personalidad. Saan po dapat nililitis kung ang suspect ay Pilipino, ang sinasabing biktima ay Pilipino din at naganap ang krimen sa Pilipinas? Karapat dapat po, kahit po grade 6, alam po ang sagot dyan. Pero dahil mukhang hindi mo alam, nasabihin na namin sa iyo. Karapat dapat po sa korte ng Pilipinas. Pumapalag po ba si General, si Senator Bato at saka si Pangulong Duterte? Nasampahan sila ng kaso sa Pilipinas? Hindi po. Ano ang pinapalagan nila?
ang pinapalagan ng presidente dati ng dating presidente ng Pilipinas at kasalukuyang senador, hindi po yung pagsasampa ng kaso sa kanila, kundi yung lilitisin sila ng mga taga-ibang bansa na walang kamalay-malay sa kultura natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Naturingan kayong senador. Ang senador ng isang bansa, kaya ka ibinuboto, ipagtatanggol mo yung mamamayan mo. Kung merong Pilipino nakagawa ng krimen sa ibang bansa at lilitisin, bilang senador, dapat suportahan mo yun. Yung Pilipino nakagawa ng krimen sa ibang bansa. Tungkulin ng gobyerno na suportahan yung Pilipino na yun na nakagawa ng krimen sa ibang bansa, na, lalo na kung nagawa ng krimen ay taga-ibang bansa. Tapos ikaw, senador ka? Ha? Senador ka ng Pilipinas? Gusto mong ang lumitis sa mga Pilipino na sa krimen na nangyari sa Pilipinas, mga taga-ibang bansa? Anong uri ka ng senador? Ito ang hamon ko sa iyo, kung ipagpipilitan mo yan, nananawagan na kami na mag-resign ka muna, tapos magmiembro ka ng ICC. Yung palang gusto mong paglingkuran eh. Yung international eh. Simplihan lang po natin. Huwag na tayong magmarunungan. Huwag po munang personality. Yung test ko lang po, saan naganap ang krimen? Sino ang mga suspect? Sino ang mga biktima? Kung yung sinasabing biktima? Kung lahat yan ay Pilipino at sa Pilipinas naganap, bakit sa ibang bansa gaganapin ang paglilitis? Huwag nyo kaming paandaran ng mga titulo ninyo. Kung ang titulo nyo ang nagbibigay sa inyo ng karapatan para dalhin ang isang mamamayang Pilipino sa ibang bansa para doon litisin, dapat wala ka ng titulo na ganyan. Dahil ang pangunahing tungkulin ng gobyerno at bahagi ka ng gobyerno, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, ipagtanggol ang mamamayan. Pagtanggol ang mamamayan. Kung yung mamamayan sa ibang bansa, dapat mong ipagtanggol. Kung may Pilipino sa ibang bansa, dapat natin ipagtanggol kung nakagawa siya ng krimen doon. Ang gusto ninyo, dito nagawa ang krimen, dito yung biktima, dito naganap, taga rito ang suspect. Gusto nyo iba maglitis? Anong alam nila sa batas sa Pilipinas? Tanungin nga kita. Anong uri ka naman babatas kung ikaw ay hindi mo ginagalang yung ating mga batas? Diba? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Gumagawa ka ng batas ng Pilipinas. Asan dyan? Alam nyo po ba ang batas na dapat gawin ng mga senador katulad ni Risa Ontiveros? Dapat yan nakasalig sa saligang batas? Okay. Total, gusto mo si Duterte, mainit ka kay Duterte. Ano po ang nakalagay sa saligang batas kung merong kasalanan ng Pangulo ng Pilipinas? Sampahan mo ng ano? Sampahan mo ng kaso. Hindi pwedeng sampahan ng kaso ang presidente. Kaya dapat po siyang ma-impeach. I-impeach nyo. Tanong, nagkaroon ba ng impeachment kay Duterte? Wala. Pag nagkasala pala ang presidente ng Pilipinas, katulad ng ginawa kay ERAP, katulad ng tangkang gawin kay Gloria, nagpa-file ng impeachment. Yun po ang proseso ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Lelekturan na kita. Total, senador ka eh. No? Ayon sa saligang batas ng Pilipinas, pag may kasalanan ng presidente at malala ang kasalanan, katulad niyan, sinasabi ninyo, malala ang ginawa sa war on drugs, dapat ninyong sinampahan ng kaso, in-impeach nyo si Duterte. Dumaan ba sa impeachment? Hindi. Ibig sabihin, inuna ninyo na magsampa sa labas ng Pilipinas. Kung ikaw, okay lang yan yung mga tagalabas eh. Okay lang yung mga, yung iba nagsasalita. Pero ikaw, senador ka ng Pilipinas, magsasalita ka ng ganyan na dapat litisin si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Yan ay tahasang paglabag sa konstitusyon natin. Meron tayong saligang batas.